rights are being overtaken and being abused. But Representative Dan Fernandez, Chairman, House Committee on Public Order and Safety, ay mayroong opinion and komento kaugnay po dito sa malawakang panawagan ni DILG Secretary Abalos ng courtesy resignation sa mga general and colonels sa hanay ng PNP. So magandang araw sa ating lahat, isang mapagpalang araw at narito po tayo para sa panibagong update. Ano nga ba yung komento ni Representative Dan Fernandez po dito? At ano naman ang kanyang masasabi sa naging paraan ng dating administration sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa laban ng droga, laban kontra droga? At itong diskarte ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at notify nga niya itong courtesy resignation. So alam niya itong courtesy resignation at nakisimpatya nga siya dito sa panawagan ni DILG Secretary Abalos. At ito naman pala ay recommendation ni PNP Chief Aso rin. Siya mismo pala yung nag-recommend dito kay DILG Secretary at kay Pangulong Bongbong Marcos at pinabura naman nila. So ngayon medyo mainit kasi maraming mga opisyal ng PNP ang nagreklamo. May lumabas pa nga na third level officer umano sila na nanawagan na mag-resign ito si PNP Chief Aso rin. Dahil nga hindi nila nagustuhan itong panawagan na courtesy resignation dahil nandamay pa umano ito sa kanyang kapalpakan sa hanay ng PNP bilang pinuno nga ng PNP. At parang hindi na nga rin ito pinansin ni PNP Chief Aso rin at hinayaan niya na lang. At sinabi niya nga na mayroon pang parang nag-aalangan sa pag-sumiti ng kanilang courtesy resignation. Pero good job naman sa dito sa taga-NCRPO ay lahat sila ay nag-render na ng kanilang courtesy resignation plus mayroon pa silang talagang namang compulsory drug test. So, diyan malalaman natin, hindi pa lumabas ang resulta kung mayroon bang positibo, mayroon ba ditong drugista sa hanay ng NCRPO, yan ay hindi pa nating alam. Listahan na ginamit ng nagdaang administrasyon that we were able to find out na itong mga tao nito is under pa rin ng investigation ng kasalukuyang gobyerno. And I believe that the government, under Secretary Abalos, yung mga listahang ito na nasa kanila, I'm pretty sure, yung nanggaling sa nakaraang administrasyon, hawak nila. Pero wala rin silang ebidensya that will link these people, the same kind of frustration that our former president had. Frustrated din si Pangulong Duterte. Kaya nga ito'y tinapon sa Mindanao . So, yun nga mga idol, ang sinasabi ni Representative Dan Fernandez ay yung mga ilang opisyal ng kapulisan na umano'y sangkot sa illegal na droga na sa listahan ng dating administrasyon. Ngayon ito rin pala yung parang binasihan din ni DILG Secretary Abalos. At yun nga, hindi lang talaga mapatunayan. So ibig sabihin, magaling lang talaga itong mga protector ng drugista kasi hindi talaga sila mapatunayan. Pero may mga lumalabas na impormasyon na kasabwat nga sila. Pero mahirap lang talaga silang hanapan ng kumpletong ebidensya. Which is, alam natin na ang ginawa ng ating dating Pangulo ay para malipat siya, para hindi na siya doon talaga magano sa kanyang dating pwesto kasi doon siya nagpo-protect. Doon ang kanyang mga tauhan, nilipat na lang siya sa ibang lugar. Pero yun nga ang problema, pag palit ng administration ang nangyari ay binalik. So which is questionable, isa nga yun sa question ni Senator Bato de la Rosa na umano'y bumalik na yung ninja cap. So ito yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na ninja cap, ito rin yung nahuli. Which is maraming lasang sinuplong na mga general. Sampo ang kanyang sinuplong itinoro. Pero hindi nga lang makuha-kuha. Hindi nga lang talaga makunan ng ebidensya. Kaya nga naman nahihirapan itong Secretary Abalos at ayon nga sa kanya bago pa man umano masira at talaga nga namang mabuhag yung magandang organization dito sa PNP ay nirequest niya na magsumiti ng courtesy resignation. At napakaganda umano
Kasi kung hindi sila mag-submit ng kanilang Cortes resignation, so pwedeng isang basihan din yon, isang ebidensya rin yon umano ng mga namumuno, ano, lalo ito si DILG, na pwede talagang konektado pa, konektado umano. So ibig sabihin, kung ang general pala ay malinis ang kanyang konsensya, dapat pala ay mag-sumiti siya ng Cortes resignation. At ma-integrity naman umano itong 5-man committee. So sila yung mag-counter-check, magpa-fact-check kung okay ba itong mga generals na nagsasubmit ng Cortes resignation. So yan, ay abangan pa natin kasi isa pa lang yung pinangalanan, ano, ni Secretary Abalos. Yun po yung si Baguio Mayor Magalong. Si Mayor Magalong pa lang ang isang pinangalanan na 5-man committee na mag sasala dito sa kanay ng mga generals and colonels na magsumiti ng Cortes resignation. Eh ngayon, dahil akala nila lakas tong pangulo natin, ibinalik na nila sa national capital region, dinala nila sa region 5, tapos ibinigay nila mismo doon sa ahensya, sa unit na kung saan ang laban is against illegal drugs. Kaya nga siya nabigyan ng award pa eh. So, nung walang reaction ng ating gobyerno, nakakita nila, pwede. Eh, but unfortunately, you know, talagang ang siguro blessing in disguise that our government is still fighting, you know, truly fighting against these illegal problems that they were being captured. And luckily, the present dispensation of the PNP have forced this Rodolfo Mayo to speak up. At I'm sure, nasabi niya kung sino yung mga involved dito. Ang problem, again, and I believe that Secretary Abalos is also frustrated dahil nga wala silang pwedeng i-link, most likely, doon sa mga generals and colonels that were implicated. Now, anong solusyon nila? Oh, mag-resign kayo. But again, ang sabi ko nga, kung hindi tayo kikilos within a couple of weeks, no? Parang ano eh, last 2 minutes eh, no? Or kaya last 3 seconds eh. Kapag hindi tayo nakapagawa ng isang magandang play that will be favorable to us, the syndicate will do something, no? To make the tide in favor to them. So even we have already increased the salary of our PNP official, of PNP men in uniform, and they're asking for more. Grabe, no? Sa panahon pa ni Pangulong Rodrigo Duterte, ay tinaas na nga yung kanilang sahod, ano? Pero syempre, wala talagang satisfaction dyan, ano, sa hanay ng PNP. Kumbaga, may pagkakataon sila ng kumita ng mas malaki, yun nga lang, sa illegal na paraan ginagamit talaga nila. Pagdating naman sa mga batas, we have so many laws already and penalties are huge na rin already. And meron lang mga proposal ng amendments that mag-ano na tayo ng death penalty for them. But I think still, no, even putting up a death penalty for those people, still may gagawa niyan. That is our human nature eh. Wala tayong satisfaction. That's really the problem that we had. Now, ngayon, saan natin bibigyan ng solusyon? I think talaga sa implementation, we need to have a strong recruitment and promotion policy, no? Like for example, not only sa PIDEA, not only in the PIDEG, na Philippine Drug Enforcement Group, hindi lamang sa PNP, in all sectors of our life, dapat yung sector ng ating recruitment and promotion policy must be strong. Otherwise, kung sa katulad sa PIDEA, oh, di ba may nahuli tayo sa Taguig, di ba? Mm-hmm. Na supervisor pa ng PIDEA. Ano klase ng recruitment ang ginagawa ng PIDEA? Pagkuha ng mga opisyales na mamumuno dito. O, ang PIDEG, bakit nakapasok yan si Mayo? Sino ang nagrekomenda niyan? Sino ang head ng PIDEG? Bakit yung head na yan ang napalagay dyan? There must be a strong recruitment and promotion of our people. Important. So ang
nakita ko dyan. So malamang yung naglagay dyan, yung nag-promote dyan sa kay Mayo na yan, which is alam niya na ito una pa lang kapanahonan ni Pangulong Rodrigo Duterte, ito ay involved na sa kalakaran ng illegal na droga. Pero binalik, tapos nilagay pa dyan sa position kung saan sila yung may control ng kalakaran ng illegal na droga, sila yung nanguhuli, sila yung nag-implement nito, no? Pero nakita natin talagang ginawa pa nilang negosyo. So ninja cup, yung mga nanguhuli nila, kinukuha, binibenta nila. So yun ang nangyayari. So ibig sabihin, ang official kung sino man yung nagpapasok dyan, so yan ang isa sa mga dapat imbestigahan. Kasi malamang at sa malamang ay sangkot din yan. Yung mga agency that deals with this anti-illegal drugs. So I think implementation is the key factor. If you're going to ask me, may kulang pa ba sa batas? I think kahit taasan natin ang penalty dito, kahit death penalty pa ang ilagay natin dito, I think hindi natin ito mare-resolve. Magkakaroon pa rin ito ng mga criminal activities that will be perpetrated by this criminal people. And that's it. Kung sa batas lang, ang dami na natin batas. Pero mas mainam talaga na ibalik na lang itong death penalty. Ano? Kasi yung mga yan na nahuhuli, lalagay doon sa kulungan, sa bilibid, ganoon din, magninegosyo rin ng ganong negosyo, ano, magluluto pa doon, lalo na kung yung namumuno, eh, kagaya naman ngayon ang namumuno doon, na talaga nga namang walang kaayos-ayos, parang mas mahal at marang inaalagaan niya pa nga yung mga preso doon. So kung yun din yung namumuno, uhulihin mo yan, lalagay mo doon sa bilibid, ay babalik pa rin sa kanilang negosyo, mas malala pa kung nandoon na sila. Dahil suportado sila sa humahawak ng Bucor. Reason why having a strong words coming from the president and from the DILG is so important. And that's the reason why I commend this, ano, this action that have been done by the Secretary Abalos. Yun nga lang, ang gusto ko lang talaga na sana talagang expedite to. Expedite natin, otherwise we might lose this battle na sa ngayon nasa atin ang momentum. Sir. Kingdom. Oh, okay. Halimbawa, sinabi ni Mayo, si General ganyan saka si General ganito involved. Ito pa yung ayos ang galing ng paliwanag ni Representative Dan Fernandez kaugnay nga po dito sa nangyayari, lalo itong kay Mayo na ito, ano, at yung kanyang mga tinoro nga ay hindi nga talaga nila makunan ng kompletong ebidensya para madiin nila. So magaling ibang kernels na kasama dyan. Kasi pinadalang ko si Colonel ganyan, si Colonel ganto, si Colonel ganyan. These are based on the yung sa investigation nila doon sa kanilang witness. But linking that to the actual perpetration of crime is really hard to prove, no? These are the words coming from the witness himself, di ba? I think the frustration that was encountered by Secretary Abalos was based on that. And that's the reason why yung sinasabi natin na pangalanan natin yung ano, pangalanan natin yung general, pangalanan natin yung mga full colonels, after all, iilan lang naman to sila. And that... 10 lang man tayong sila eh. That will save our ano, this will save our ano, our institution. Our institution itself will be saved on this demoralization that is being felt by the different generals and colonels, that they felt na their rights are being overtaken and being abused. But So, yun nga, no? Tama rin itong sinasabi ni Representative Dan Fernandez. At yun din yung sinabi ni Attorney Salpanelo, na sa panawagan ni Secretary Abalos na courtesy resignation sa mga general and colonels, ay naabuso umano yung kanilang karapatan dito. Pero yun nga, kailangan daw talaga gawin ito para mas mapabilis. Kasi kung idaan umano sa due process, mas matagal at mahihirapan umano sila. Kaya ginawa ito para ma-shortcut at mapabilis na ma-find out at mapatunayan kung sino nga ba talaga itong mga protektor ng mga drogista. Yun na natin. Appeal of the courtesy resignation that was done by Secretary Abalos was done in style. And I think it was right on his part to do such appeal, no, in order for this
generals and colonels that are involved to be put into a imbalanced situation. So, yun nga mga idol, ano, yung naging opinion ni Representative Dan Fernandez na siya naman yung may hawak ng Committee on Public Order and Safety. Yun nga, ang sabi niya, ang dami-dami ng mga batas, ano, kahit ibabalik pa umano ang death penalty, ay hindi pa rin umano itong masolusyonan itong mga kapulisan na nagpuprotekta sa mga durogista. So, yun nga, ginawa na ng ating Pangulong Rodrigo, ang problema nga lang, nandyan talaga, hindi mawala dahil sa laki ng pera na involved dito, ano, sa mga protektor ng durogista. At hindi nga pa napangalanan kung sino yung 10 durogista na ito na itunuro nga ni Mayo, ano. So, ito nga, ginawa na lang ni Secretary Abalos ay malawakang courtesy resignation. So, abangan po natin kasi actually hindi pa nga niya na kompletong napangalanan kung sino nga ba talaga itong 5-man committee na magsasala o mano nitong mga courtesy resignation ng hindi ras po natin. At yun nga, kung napakinggan po natin lahat, napakaganda ng opinion ni Representative Dan Fernandez na pabor naman siya sa ginawa ni Secretary Abalos. So, yeah.